Ito guys, Isuzu Crosswind Sportivo po. Ang ganda ng setup ng Sportivo na to. Full PMS check up tayo nito guys. Kaya ayan, tinanggalan natin yung mga gulong sa harap para ma-check natin dito yung brake, suspension, mga leaking. At dito guys, low level na po yung ating brake fluid. So posibleng may leaking po yan. Power steering goods tayo, maximum. At syempre, change oil natin tong makina nito. Yung belts, tingnan natin, yan. Stretch na po at maingay. Yung sa alternator, may cracks na rin, maingay pa rin. Yan. At yung cap nito, bagong-bago. Yung fan, kailangan ng silicone repack. Pero may leak po itong cooling system nito. Yan po, sa baba na hose. So, araw-araw daw, nagdadagdag ng tubig. So, tubig na lang dinagdag. Pero, nagli-leak po. Laging naubos yung tubig. So, brakes natin, kailangan nating linisan yan lahat. At i-check yung caliper. Yung leak dito guys, oil cut scan, may problema. At saka yung, ito, yung lower radiator hose, papalitan natin yan. Yan yung dahilan ng leaking. Yan po. So, nasa 300 lang naman yung hose na yan. So, drain na natin yung oil guys, nalwagan na natin. So, wagayahin po na hindi naka-gloves yung nagtrabaho. So, yun po, yung used oil niya. Papalitan din natin ng oil filter to guys at fuel filter. So, yung ginagawa sa PMS schedule. Yung gasket nito guys, dapat palitan rin. So, ito guys, nakabit na natin yung drain plug at nahigpitan na rin. So, linis na lang yung mga excess na oil. So, yun po, ang oil filter natin guys, nandito lang banda sa ganitong model at Vic C527 or 207 yung mga replacement filter nito dito. Pero mas maganda po kung merong genuine oil filter. So ang pagtanggal nito guys, pwede kang gumamit ng oil filter rinse na chain type, belt type at saka yung oil filter na 90478P15 na oil filter remover. Yung wrench na gamitin dyan. So, saktong-sakto po dyan. So, ito yung oil filter natin. Ganun lang rin sa dating filter na kinabit. So, C527 Vic Japan. So, before natin ikabit yung bagong oil filter, dapat malinis yung housing doon at saka yung filter natin na gasket dito sa bagong filter, lagyan natin ng oil para swabe po pag magkabit, smooth lang, lalapat talaga before natin mahigpitan. So ito na guys, naikabit na natin yung oil filter at gamit tayo ng filter wrench. So 79P15 yung sides at 904 yung good ng filter wrench natin. So yun yung gamitin natin pang tanggal ang filter at panghigpit ng filter. Yan po. Meron tayo eh. Pero kung wala guys, pwede naman yung chain type at belt type na filter remover. At kung medyo malakas kayo guys, pwedeng hand tight lang with matching sandpaper para mahigpit. So, ayan na. Higpitan na natin. Goods na tayo. At ito yung ginamit nating tools. So, yun guys. Itong caliper pin talaga natin. Kinalawang na. So, mahirap palabas. Pinukpok pa natin ng hammer at yan. Nalabas na natin ng konti at grabe talaga ang kalawang. Mahigpit pa rin. Kumakapit pa rin siya eh. So, lilinisan natin yan. Yun o. Grabe ang kalawang. Tatanggalin na natin buo yung pin na yan. At saka yung butas dito, yan, lilinisan na maayos. So, yan guys, naluwagan na natin. Talagang kinalawang guys. So, lilinisan ng maayos natin to. At saka yung dito sa kanyang pinapasukan. Yan, niliha lang natin. Tapos, isprayan natin ng cleaner. So, ganyan procedure lang guys. Hanggang mag-smooth na to. So, pasok na natin. Medyo kulang pa guys. Makapit pa eh. Yan, tapos talagang lilinisan ng maayos. Ito, nagkabitan natin yung caliper pen at nahigpitan na rin. So, yung bots ilagay muna natin before natin lagyan ng silicone grease.
Yan. So, yan po. At yung ating rotor, linisan lang natin ng maayos yan para siguradong maganda yung brake nito guys pagkatapos. Saka yung mga brake pads, linisan rin. Liha. Yan po. At ayan na guys. So naikabit na natin yung caliper natin. Nalagyan na rin natin ng silicone grease para hindi masira yung mga rubbers natin. So yan. Smooth na po. Yan guys. So naikabit na natin rin yung mga brake pads. At ito naikabit na rin natin yung pin. So testing. Yun o. Ayos. Smooth na smooth. Linisan rin natin dito banda. So okay na yung dito sa right side guys. Goods na po tayo dito. Na-servicing na natin yung brakes. So dito naman sa left side. Yan, kumakapit rin. So titingnan rin natin kung anong problema. Bakit kumakapit untayin yung rotor natin. So ito yung pin sa baba. Tinanggal ko na rin. At titingnan natin kung kaya ba. Yun nga, medyo matigas nga nga rin. So pareho rin sa kabila eh. Yan. So kailangan rin natin yung servicing rin. Para may labas guys, ganyan rin yung ginagawa. Ayan po, grabe ang kalawang. So yun guys, so makapal pa rin yung brake pads dito. Patience is a must talaga pag mekaniko ka. Kung gusto mong matrabaho ng maayos. Yun guys, so tatanggalin na rin natin uli. At lilinisan. Ganoon rin dito eh. Kinalawang rin. So pag ganitong mga pin na ganyan, so ganoon rin yung gagawin. Lilinisan natin at ilubricate ng grasa na silicone base para maayos. So yun guys, naikabit na natin. Goods na po yung sa left side. So yan. So smooth na smooth. Sigurado hindi na yung kakapit. So naservice lang natin upper at lower. So goods na goods po. At ito yung oil na ginamit natin guys. Yun. Change oil na natin. Apat at kalahati lang muna nilagay natin na oil para masukat natin mamaya pag nakapantay na yung mga gulong. So sa ganito meron nang nilagay na oil cut scan yung mayari. Kaya dito meron tayong transparent label pero walang nakikita. Tingnan natin. Yan po. So wala ring na drain kasi wala. Na-drain na lahat sa leaking niya. Yan nga. So nag-drain ng kusa. So hindi naman talaga standard na meron ganyan. Pero dagdag lang ng may-ari. So ikabit lang natin kasi talagang walang tayong na-drain sa wheel cut scan dahil may leak siya. So hindi maganda dahil nagli-leak pa rin. Pwedeng i-remove na rin yung cut scan. So ito yung fuel filter. At yan, papalitan natin. Ito na nga guys, natanggalan natin yung fuel filter at sedimenter assembly. So ito guys yung separator or sedimenter. Luluwagan natin to. Yan po. So naluwagan na natin gamit yung filter remover. At ito guys, madumi po. So sa ibabang side ng ating separator merong tubig. So normal naman talaga may tubig yan kasi sa katagalan din dyan naipon yung tubig. Pero pag maraming tubig talaga, mga isang linggo lang umilaw na yung separator na indicator. At dito grabe puno ng tubig lagi at madumi rin. Kailangan mo ibaba yung tangki. So yan guys, nalinisan na rin natin at ikabit na lang natin yan. So yun guys, itong fuel filter tatanggalin na rin natin. Yan.
So nalawagan na rin natin yan gamit ang filter remover. So yan po siya. So kung titignan natin, same pa rin ang nabiling filter replacement na Bic FC208A. So yan po. So linisan na natin to at ikakabit na yung filter. Yan. So hand tight lang to guys. So goods na tayo. Ikakabit na lang natin doon. So ito guys, ikakabit na natin yung pump natin, yung separator assembly, at yung filter natin hindi pa natin na i-bracket, pero pinapalabas natin yung fuel dito guys. Yan. So fuel bleeding muna tayo para mapuno yung filter. So ganun yung procedure. At ito na guys, naikabit na natin. So din ipump natin hanggang tumigas. So ito naman guys yung air filter natin. So tatanggalin na natin, titingnan kung marumi na ba. Kung hindi na kaya sa linis, kailangan talaga palitan ng air filter guys. So yan po. So sa nakikita natin guys, may oil oil siya. O titingnan natin. Yan, so kaya pa sa linis to. So after cleaning, yan po, nalinisan na talaga natin. So ayos pa. Kabit na lang natin. Yun na. So madali lang naman, tatlong clip yung hold down. Yun na. So yung belt natin guys, tatlo, papalitan natin. So ito yung sa alternator B38 at sa aircon yung E60. Yan, dalawa. So yan yung papalitan natin. So nabaklasan natin guys at ayan po, check muna tayo. O yun, okay. Wala namang kakaibang tunog. So ito yung sira talaga. Grabe ang ano eh. Yan, cracks na cracks. Maingay na po at mahirap na kung doon na sa biyahe magka problema. Ito stretch na talaga tong sa aircon belt. So tapon na yan. Ito na yung ipapalit. So unahin natin yung sa alternator. Yan po, naikabit na natin. Naikpitan na rin. Yan, check. Yan. Tansya meter eh. Yan, naikabit na rin natin yung sa power steering at aircon belt. Yan, E60. Yun o. Ayos. So, higpitan na lang natin sa tamang higpit. Pag bagong belt, higpitan talaga ng tama. Kasi luluwag yan hanggang baka isang linggo lang, isang buwan. Iingay na rin ulit. Pero wag naman yung sobra ng higpit. So may isang nut pa rin dito sa likod. So higpitan lang natin yan. Yung lock talaga niya. So tamang higpit lang. Yun po. Ayos. So yun. Double check. Tama na. So start muna natin to guys. Para ma-double check natin yung belt tension. At saka yung oil. Yung mga leaking. Testing. Yun o. So, nag-start naman agad. Maganda yung starting. Okay. Wala nang ingay. Goods na tayo sa belt. So, walang lumipad. Tama yung pagkakabit. Ito nga, i-accelerate natin. Yun o. Ayos. So, papatayin muna natin to. At ipatuloy pa natin yung pag-check up natin. So ayan guys, nandito pa rin tayo sa front side. Tatanggalin natin yung lower radiator hose. Yun. Madali lang kasi nandito tayo sa gilid eh. Yun na. Hindi na sa hood ah. Dami pa palang laman. Yun po.
So, yan yung papalitan natin. Yan, tingnan natin yung crack. Yan o, ang laki. Grabe, hindi sinahod daw. Grabe naman tong mekaniko na to. So, ito na pala yung bagong lower radiator hose ikakabit natin. So, yan guys, naikabit natin yung lower radiator hose. At grabe, bumara. Hindi na diretso, bara ng hose. Lininisan. Ito, tinusok na natin. Grabe, yung bara talaga. Hirap. You know. So, tingnan natin kung lalabas na ba yung yun sa kabila. Ayun o, grabe yung dumi. Ayun, lumabas na. Malinis na si Angkol. So, pwede na ibalik. Yun. Aba, siyempre, nagkulant na rin tayo. So, kulant bleeding na lang kulang. Pero hindi ko na na-video po. Ito guys, binaklas ko na rin sa likod para ma-check yung mga wheel cylinder at brakes, yung lining niya. So ito nga guys, ito yung inuna natin kasi yun o, may basa na kasi. Yan. So nagli-leak po yung rubber cap natin sa wheel cylinder sa likod. So sana kaya pa sa overhaul palit rubber cap. Kasi kung minsan malalim na yung gas-gas sa cylinder, yun, palit buong wheel cylinder talaga. Yan guys, makapal pa rin yung ating brake shoe. So linis at adjust lang kaya gawin dyan. So dito naman sa right side, check pa rin natin kung ganun ba may leak. So yan, leaking rin. Medyo malakas na talaga yung leak, no? Basa na rin eh. Kaya yung dun sa ating reservoir, nangalahati na yung fluid. Kasi dalawang side sa likod, may leaking eh. Yan po. So makapal rin yung brake shoe natin dito. Yan, tinanggal ko na. Para buo tatanggalin rin natin tong wheel cylinder. Ayan, tinanggal ko na rin yung brake line. Pero may nakita tayo guys. Ay, putol, shock absorber. So, kailangan natin palitan ng shock absorber assembly. Right side, rear. Lamay. So, kasama i-check rin sa left side. So, walang putol, walang leak. Okay naman. Yan po. At ito guys, binaklas na natin yung mga wheel cylinder. Grabe yung dumi. So papalitan na natin to ng rubber cap. Yan, tinanggal na natin mga rubber cap at kasi kaya pa naman. So 7/8 yung sukat ng rubber cap natin guys. So ayun, nilinis natin na maigi at naikabit na natin yung mga rubber caps natin. So ay symbol na lang. So yun po, nasimbol na natin yung wheel cylinder assembly left and right. So, ito yung mga lumang rubber cups niya guys. Oh. Sikin yung pinalit natin na brand. So, same sa Oreg. Yan po, naikabit na natin. At pati rin sa left side. Yan. So, yan, naikabit na rin natin yung mga brake shoes at yung mga spring. So, nalinis na rin natin. Yan, naikabit na natin yung drum assembly. Na-adjust na rin natin yan. Yun po. So dito naman sa left side, linis tayo, linis. Yan. So madali lang naman itong pagkabit. Yan, hindi ko na napakita guys. Yun po. So talagang nilinisan natin na maayos yung brake system. So bleeding na lang yung kulang nito. Discarding mekaniko po, pag mag-isa ka lang mag-bleeding, kailangan mo ng mahabang hose at itaas mo at pump ka na lang ng pump. Ayos na yun. At ito guys, pinalitan na natin ng silicone grease
At nagpalit na rin tayo ng shock absorber assembly. So, QYB po ang brand. Yun po. So, yun guys. Pasensya na po. Hindi ko na video lahat. Sana po meron kayong natunan sa video na ito. Salamat po sa panonood. Bye-bye.